Sa school, papasok ka, gigising ka ng morning. Magsusuot ka ng uniform. Suot ka ng ID. Sasakay ka sa service or shuttle. Papasok ka ng 8 hours. Tama ba? May dalawang break time. Pag pumasok, may baon. Ano itsura sa pabrika? Exactly. That is the main reason why, lagi kong sinasabi, you do something that you are passionate about in school. Or, you have to learn in school. Uulitin ko po ha, hindi ka pumapasok para kang robot. Again, I encourage you to get things done. Kasi pag hindi ka mindful sa naituturo sa school, ano mangyayari? Yung katawan mo, pasok, baon. Na-realize natin, especially mga parents, na-realize na yung bata pumapasok lang pala dahil sa baon, hindi dahil gusto niya yung school. Good news pa nga, walang pasok eh. Ang bad news lang naman, walang baon eh. Huwag tayong maglokohan. Kaya nga, may mga bata natuto magbenta. And then na-discover nila gusto ko palang kumita ng sariling pera. Ito lang problema, yung mga batang na-develop, hindi naturuan ng tamang values. People think na ang buhay, ganito, straight line, no? Hindi ganyan ang growth. Ganito po ang growth sa business and sa life. Ang tawag dito, bili ka na ng moringa ko, masarap to, maganda to. Meron bang sample? Wow! Pare, 3 taon na! Alam mo, MJ, hindi ko naniniwala sa sinasabi mo. Kasi ikaw, Pilipino. Yung mga Chinese, mayayaman. Doon ako maniniwala sa Chinese. Natural, ang yayaman Chinese, bakit doon kayo bumibili? Kaya niya magtobero, electrician, gumawa ng burger, lahat kaya. Pero ang tingin, Pilipino lang kami. Pero sila yung nagpa-function doon. So Filipinos are talented, except mababa ang tingin sa sarili. Ito po ang cause ng fixed mindset. Gets? Another cause ng fixed mindset. Nothing wrong, no? Ako, pinupush ko rin si Scarlett to do her best. Nakakatuwa rin naman as parents na mataas yung grade ng bata eh. Let's be real. Noong una, nung bata ako, inis na inis ako eh. Parang, dito ba nakasalala yung pagkatao ko? Pero nung may Scarlett na parang, sarap din pala, honor. Ano kayong susuot ko doon sa graduation? Abikon niya ba isusuot ko? You know? Tapos yung mga nanay nagtatanungan, saan kayo magpapaayos? Ha? Kayo po ba gagraduate? Sabi ko, ano yung... Joke lang. Malay ko ba? Akala ko araw nung bata yung bakit sila yung magpapaayos. Anyway, balik tayo. Another thing is yung natututunan ng katawan mo. Ano yon? Papasok ka ano? Sa school, papasok ka? Gigising ka ng morning. Magsusuot ka ng uniform. Suot ka ng ID. Sasakay ka sa service or shuttle. Papasok ka ng 8 hours. Tama ba? May dalawang break time. Pag pumasok, may baon. Ano itsura sa pabrika? Exactly. So yan yung natututunan ng katawan mo. That is the main reason why, lagi kong sinasabi, you do something that you are passionate about in school. Or you have to learn in school. Uulitin ko po ha, hindi ka pumapasok para kang robot. Again, I encourage you to get things done. Kasi kailangan, kung nasa school ka, tapusin mo, nasimulan mo na eh. Get things done. Pero, make sure that you are learning. Kasi pag hindi ka mindful sa naituturo sa school, ano mangyayari? Yung katawan mo, pasok, baon. Pag pasok, baon ka, magiging empleyado ka habang buhay. We don't want that. Nagagets niyo po yung point? Yes! We don't want that. So, yun yung pattern. Ayun, no? Na-recognize na natin. Main reason why, yung pandemic, di ba, online, o di ba wala nang baon? Na-realize natin, especially mga parents, na-realize na ano, yung bata pumapasok lang pala dahil sa baon, di dahil gusto niya yung school. Maraming bata, di ba, namimiss ko po yung school. Wala naman iba. Good news pa nga, walang pasok eh. Ang bad news lang naman, walang baon eh. Ah, huwag tayong maglokohan. Kaya nga, may mga bata natuto magbenta. And then na-discover nila, gusto ko palang kumita ng sariling pera. Main reason why during the pandemic, merong na-develop na bagong generation of entrepreneurs na mga bata. Ito lang problema, yung mga batang na-develop, hindi naturuan ng tamang values. So majority din sa mga batang yun, mahirap na rin ulit. Pero at least na-experience nila. Are you with me? Okay? Ganun po ka-importante yung transformation. Ganun ka-importante yung mindset. So hindi dapat fixed mindset. Ano po yung ipapalit natin dyan? Itong growth mindset. Bakit? In life, life is not as simple as school. Na suddenly biglang pwedeng 90 ka. It will take time. Yung numbers game ng life, ganito po yung tsura niya, no? Dinrawing ko to last time eh. Ito para maintindihan nyo. People think na ang buhay, ganito, straight line, no? Hindi ganyan ang growth.
Ganito po ang growth sa business and sa life. Yan. Ang tawag dito exponential growth. Ang tawag dito momentum. That's what we need, momentum. That's what we wanna build. Kaya nga dapat paglabas na paglabas yun ng wheelie, hataw kayo todo. Because we wanna build momentum. Alright? Parang ano yan, parang aeroplano. Pag magte-take off. Pwede ba mag-take off aeroplano? Tsuk! Tsuk! Hindi makakalipad, tama? Kailangan dire-diretso mabilis bago mag-take off. Same goes. Pag nagpapainit ka ng ano, kalan, papakulo ko ng tubig. Kung patay sindi yan, hindi kukulo. Pero kung buhay kahit mahina yung apoy, basta consistent buhay, kukulo at kukulo yan. Alright? Ito problema dito. Dalawang graph. Ito yung tunay na growth. Pero you know how it feels like? Ito yung feeling. Ganyan ang pakiramdam. It looks like this, but the emotions, up and down, mabigat. Nagagets nyo ako? Yan yung emotions. Ang utak mo, ito ha, ang utak mo, the black one. Right? That's the mind. The mind thinks it's a straight line. It's not a f***ing straight line, guys. Logically, it seems like that, but it's not. Yung katawan mo, kailangan mabuild yung habits. So pag nagbibuild ng habits, magsisimula ka sa mahirap. Hindi mo ma-enjoy yung habit, di ka pa magaling eh. Hindi mo ma-enjoy yung coding, di ka pa marunong eh. Pero pag marunong ka na, basic na. Hindi mo pa ma-enjoy yung staffing, hindi mo pa ma-enjoy yung coaching, hindi mo pa ma-enjoy yung network marketing, hindi mo pa ma-enjoy yung business. Kasi nag-start ka pa lang eh. Pero pag magaling ka na, ang dali, ang sarap, ang saya. Pero while doing that, ito yung emotion mo, yung pula. Ayoko, hindi nyo ko naiintindihan. Saya, grabe, Willie, rise up! And I enjoy, and oh my soul, rise up! So maybe... Ganun yan! Nagagets! Yan yung realidad that you have to understand in terms of transforming your life. Are you with me? Yes! So again, kailangan ng growth mindset, kailangan dire-diretso, kailangan tuloy-tuloy. We deeply encourage you, if you are a graduate, you take the course. By Monday, mag-start na po yung mastermind sessions natin. Learning po kayo lahat. Sarap ng kape natin. Gusto nyo ba? Bumili kasi kayo! Pati sarili mo, tinipid mo eh. Teka lang. Uy, gayo doon sa likod. Ang topic nyo dyan. Okay na tayo, okay? O, palakpakan naman muna. Okay. Take a deep breath, inhale. Gently exhale, ha? Good evening! Okay, walang pipikit. Okay. Alright, so balik tayo dito. Crab mentality. Nangyayari yan sa Pilipinas. Sa WI, walang ganyan. Yes. Kaya po tayo may tinatawag na culture. Mamaya kayo papaintindi sa inyo yung importance ng culture. But here's the catch. Sa Pilipinas, ganito ang mindset. Pag nenegosyo ka, parang nagnegosyo ka, bili ka na ng moringa ko, masarap to, maganda to. Meron bang sample? Ikaw naman, si mabait, bigay ka ng sample. Nagpa-follow up ka, masarap ba yung products? Kulang pa sa sample. Pare, 3 taon na! 10 na yung bagong products, pare! Pag meron kang binebenta sa kapwa mo Pilipino, lagi silang maghahanap ng mura. You know what? May nakadebate pa ako dati. Tropa ko. Debating inuman lang naman, tambay lang sila. Alam mo, MJ, ito ko naniniwala sa sinasabi mo. Kasi ikaw Pilipino. Yung mga Chinese, mayayaman. Doon ako maniniwala sa Chinese. Sabi sa akin. Diba ako singkit, pare? Sabi ko, totoo naman, mayaman ang mga Chinese. Alam mo kung bakit? Oh, bakit, pare? Kasi nung binentahan kita ng sabon, di ka bumili. Saan ka bumili? Sa Watson. Nung binentahan kita ng kape, di ka bumili. Saan ka bumili? Sa Chinese. Nung binibentahan kita ng drink, di ka bumili. Saan ka bumili? Sa SM. Nung nagtenda ako ng t-shirt, ang mura lang naman, customized pa yung print. Saan ka bumili? Chinese pa rin, di Bisoria. Natural, ang yayaman Chinese, bakit doon kayo bumibili? Nagagets. Most businesses, even schools. Alright? Kasi hindi mawala to. Tapos toxic mentality, tayo ang baba ng tingin sa sarili. Diba? Punta sa ibang bansa. Can you give us a buo? Buo? Alright, so medyo yung mga Briton, medyo kung ano lang yung trabaho, yun lang eh, diba? Kung magtataob lang ng burger, yun lang. Ay yung mga yun. Diba? Ang Pinoy, ano trabaho niyan? Kaya niya magtobero, electrician, gumawa ng burger. Lahat kaya eh. Lahat kaya. Pero ang tingin, Pilipino lang kami. Pero sila yung nagpa-function dun. Magugulat ka ang Pilipino pag nasa Pilipinas, sasabihin walang pera dito, tapos isa lang ang trabaho. Pagpunta sa ibang bansa, may pera sa ibang bansa, 3 trabaho, natural, dadami pera mo dyan. Magagaling ang Pilipino. Sa US, yung TV pag nasira, tinatapon. Ang iPhone, pansin mo walang tornilyo, disposable ang iPhone eh. Dali mo yun sa Green Hills, hindi disposable yan. Diba sa ibang bansa, yung TV tapon na, hindi na nagagamit sa Pilipinas. Dali mo yung TV. May sira po yung TV, teka lang ha.
Mga 50. Okay na po. Di ba, no? Kaya may kakilala ko sa US, ang trabaho lang niya, nag-flip siya ng television. Nag-flip siya ng computer. Bakit? Patik PC, tinatapon sa US. Kaya yung Pinoy doon, panalo. Naghahabang lang sa trash ko ng kapit. Bakit na kayo tatapon yung TV? Naayusin namin. Just simply flipping stuff. Na kayang-kaya sa... Kayang-kaya yan sa Green Hills eh. So Filipinos are talented. Except mababa ang tingin sa sarili. Punta ka sa call center. Ay, ang gagaling mag-English. Punta ka sa US, ang gugulo ka usap. Native language nila yon. Are you with me, guys?